Hi guys! Today, ire-review ko sa inyo itong Maison Francis Kurkdjian na Aqua Universalis Eau de Toilette. Kaka-review ko lang noong October favorites ko na pabango and kasama siya doon, so might as well ire-review ko na siya. So I have this big bottle because it makes sense na bilihin itong big bottle because Eau de Toilette, hindi siya ganun kalakas but it's strong enough to leave a scent trail. And the one I have is itong 200ml. Ganito siya. Ito yung box niya and then andito yung pabango sa loob. So parang ilalagay mo siya sa loob. And then, ito yung pinaka-bottle. I like the simplicity. I think partly, kaya gustong-gusto ko yung lately ha, naluloko ako sa mga citrusy freshies na pabango ni Maison Francis Kurkdjian. I think it's because of the design of the bottle. Very simple and parang just by looking at the bottle. Ano na siya eh, parang makikita mo ang fresh niya, ang clean niya. Kasi yun yung nire-represent ng bote. Puntahan muna natin yung notes niya. Lumabas siya noong 2009 and this is aromatic fragrance for women and men. Top notes niya is lily of the valley, Amalfi lemon, bergamot, musk, orange blossom orange, and then sa dry down, woodsy na notes. Yung woodsy na notes niya, hindi siya ganun, sa skin ko at least, ganun kalakas na parang magmamasculine siya sa skin ko pagka tumagal. And actually, yung musk, nasa middle note siya, hindi din siya ganun kalakas to me para maging kaamoy siya ni Aqua Celestia or ni 724. Sa akin kasi, si 724 is yung parang ultimate na parang kaamoy ng halos lahat ng meron siyang freshies. Ganun yung dating niya sa akin. Ganun din ba sa inyo yung dating ni 724? Naamoy niyo na ba? Nakabili na ba kayo ng 724? Mag-comment nga kayo below. So, na-spray ko na siya dito sa paper. So, nung nasa store ako, inamoy ko siya. Kasi ang sabi ko nga, dun sa review ko nung October favorites, bumalik ako sa store because gusto kong intindihin yung amoy ni Aqua Celestia and then comparing it kay Universalis because nung last time, nung binili ko si 724, nagustuhan ko rin si Eau de Toilette ni Aqua Celestia. And then, etong si Universalis, parang meh, hindi ko masyadong nagustuhan. Or siguro kasi, ubus na yung mga bote nila sa store eh, yung mga testers. So, hindi ko siya masyadong naamoy siguro. Pero, ang binalikan ko talaga is si Aqua Celestia na Eau de Toilette. That time, nung binili ko yung 724, I find the Aqua Celestia na medyo weak and then musky enough na parang nahahawig na siya kay 724. But, interested pa rin akong intindihin yung amoy niya. Nung bumalik ako sa store nang binili ko to, dun ko naintindihan, lalong naguluhan yung isip ko na merong Eau de Toilette, merong Forte, and then, meron siya nung Colognes na version. So, tatlong type si Aqua Celestia, tatlong type etong si Universalis, tatlong type din si Aqua Vitae. Kaya lalo akong naguluhan. Pero ang una ko nagustuhan is si Aqua Vitae Forte. And nabigyan ako nung cologne version noon, nagustuhan ko din. Pero kailangan ko pa ulit silang intindihin. Kasi very tricky tong tumiha itong mga lighter scents or freshies ni Maison Francis Kurkdjian. Kasi medyo may mga similarities sila eh. So, eto na. Nung inamoy ko na si Aqua Universalis, nung nasa store ako last time, parang natalo niya si Aqua Celestia. So, siya na yung binili ko. So, nahirapan akong mag-decide kung si Eau de Toilette ba or si Forte or si Cologne ba ang bibilihin ko. Pero, syempre, nakilala na natin yung mga SA. Pag nahirapan akong mag-decide kung alin sa kanila ang bibilihin ko, nagtatanong ako sa kanila, ikaw ba, personally, anong mas gusto mo sa kanila? And then, second question, ano ba yung bestseller sa kanila para mas makapag-decide akong mabuti. And tinuturo niya si Eau de Toilette. Talagang mas mabenta daw si Eau de Toilette. So, binabalikan si Eau de Toilette. So, eto na to me, ang difference nila. Si Eau de Toilette, etong binili ko. This is citrusy fresh, still musky, and very clean. Pero to me, ang ganda ng blend nung citrus and also nung musk niya. I need, again, na pagtabihin sila ni Celestia eventually. Pero for now, eto yung nagustuhan ko. Very effortless na malinis na citrusy na musky na pabango. Very simple. Pero may something sa kanya na may class. Parang pang everyday lang na casual. Pero ang classy-classy mo. Ganun yung dating. Nung inamoy ko si Forte, mabango din naman si Forte ni Aqua Universalis. But yung musk niya, ang lakas na to me, almost ang lapit na ng amoy niya kay 724. And even the SA who's assisting me that time, agree
siya doon. Na parang parehas kami ng sinasabi na may 724 na ako eh. Okay lang kahit skip ko na yung Forte. Yung mga meron na nitong Aqua Universalis Forte. Di ko naman sinasabing hindi mabango, no? Baka kasi mas gusto niyo yung Forte. Personally lang, parang yun yung dating niya sa ilong ko kasi at saka sa skin ko. Agree ba kayo doon, guys? Mag-comment nga kayo below. So, hindi ko na pinili si Forte kasi ang lapit na ng amoy niya kay 724. Now, yung cologne na version naman nito ni Aqua Universalis, mabango siya. Mas parang almost, hindi ko masabi kung aquatic, mas fresher pa siya, but meron dinagdag or pinatapang na floral na note na hindi ko siya gusto sa skin ko and actually even sa paper. But I need to go back again to test it again kasi pwedeng that time hindi ko siya gusto. Pero ang tapang nung floral na note niya na parang sa skin ko and sa nose ko, parang nasira ng konti yung pagka-fresh niya ni cologne na version. Pero mabango siya. I could see many people liking it too kasi ang fresh niya, mas naging fresh floral siya. Mas nag-lean toward feminine yung cologne na version, but a man could still wear it kasi yung parang aquatic almost na fresh na yun yung burst ng parang dating, ano ba, nalilito na ako sa mga words ko, nung cologne. Parang kung gusto ninyo si Aqua Universalis na mas dinagdagan yung floral na note, that one is for you. Whereas itong Aqua Universalis na Eau de Toilette, kaya ko siya nagustuhan, ang ganda nung balance nung citrus and nung musk, ang mahal niya lang guys, pero pag naaamoy ko siya, I really like the simplicity. Parang sabi na natin 724, ganun din yung description ko eh. Ang simple niya, but it's clean and it's elegant and it's effortless. Yan. I hope na-describe ko ng maayos sa inyo itong tatlong Aqua Universalis, even though itong Eau de Toilette lang yung meron ako, guys. Who knows? Maybe in the future, I might end up buying the cologne or I might end up buying the Forte. I'm not sure with the Forte, pero tignan natin. Babalikan ko si Aqua Celestia. Iintindihin ko pa kung ano ulit yung difference nilang tatlo. I mean, Aqua Celestia, Eau de Toilette, Forte, cologne, and yung difference niya kay Universalis. But siguro, focus din ako sa difference ni Aqua Vitae ulit, na Eau de Toilette. I have the Forte and the cologne because nung nabigyan ako ng sample nung cologne na version ni Aqua Vitae, gusto ko rin siya. So ayan na guys, nakakalito, but I hope nakatulong tong review na to. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!